Sa wakas, tama na po yung pangalan na nailagay niyo po. And I'm so sorry dahil hindi ako nakapag-video, hindi ako nakapag-update ng isang buwan at kalahati na. So, may mga nagaganap lang sa buhay talaga natin na minsan tinatamad na talaga tayo. O minsan may hindi lang talaga nagkakasundo na oras, kaya hindi makapagawa ng mga video sa mga trabaho na din. And sa mga nangyayari na rin. Please welcome back to my channel. This is Dan and this is my vlogs. Yo, what's up, Dan fam? Nandito na naman nga ako sa aking bagong video. And nakikita nyo naman sa title, ang gagawin natin ngayon is konting-konting try on haul. Pero ngayon, nakikita nyo naman, mukha kong pagod na bagong gising na ewan. So, galing kasi talaga ako ng labas dahil bumili akong sapatos. Nakikita nyo naman yung background ko, diba? Yo, what's up? It's green. It's mint green. Medyo na-addict na nga ako minsan sa ano yung sa green. Hindi siya ano green na bastang green na. Ito kasi wala na akong choice kaya binili ko to. Matcha green. Medyo na-addict ako sa matcha green talaga. And ayun, nakikita nyo na, or naririnig nyo naman siguro na ang lakas ng bumanga ko ngayon dahil ako lang ang naka-day off ngayon dito sa aming boarding house, no? Sa, shout out dyan sa mga nag-bed space na nakaka-relate sa akin na minsan hindi po tayo makapag-TikTok kasi may taong natutulog. So, respeto na lang doon sa mga natutulog sa atin. So, ayun guys, kung hindi nyo pa pala ako napafollow sa TikTok, just follow me at DanVLG. As in victory, letter L and letter G, lahat yan small letters. So, i-flash ko na lang dito sa aking screen. Past few weeks and month na rin, medyo na-addict na talaga tayo sa TikTok kahit wala naman tayong napapala. Pero okay lang yan guys. That's the our way to cope up this kind of... Basta yun, yung crisis, yung COVID, para lang maka-survive tayo sa ganitong situation. And lagi nating tatandaan na mag-ingat po tayong lahat. So, ayun na nga, bago natin simulan tong haul, maliit na haul lang naman, di naman bonggang-bonggang haul, dahil di naman po tayo mayaman. Pinagsama-sama ko lang talaga tong mga binili ko dahil, ano na nga, yun nga, naipon na sila dito. Kaya naisip ko talaga na, ba't hindi ako gumawa ng haul, nakikita kala Pam Swing, kala May Layug, kala Ray Hermar, na puro haul, kinemerut. So, ayun, gagawin ko na ang haul. Pero bago yun, syempre mag-ais muna ako ng very, very light. Ano yung bitsura ko? So, ayun na nga, ipapakita ko na lang sa inyo yung gagawin kong makeup look. Pero sulit lang to, kasi hindi naman ito yung priority natin ngayon, yung try-on haul talaga. So, baby, ayun na nga, no, tapos na ako mag-makeup. So, para naman di tayo magbukhang ano, ewan dito sa video na to. Dahil ilang linggo nga akong, or isang buwan nga akong di nakapag-video, diba? Tapos mukha ka pang ewan sa video mong next, diba? So, ayun na nga. Sisimulan na natin tong, napansin niyo, wala akong lip tint na nilagay. Dahil may itatry ako mamaya na pwede kong i-recommend sa inyo. And, ayun, sisimulan ko muna sa mga makeup. Unti lang naman yung makeup na discover ko sa Shopee. So, ano to, tag dito, more on Shopee to ha, dito puro Lazada kineme. So, ano to, may Lazada, may Shopee. Basta ano to, karamihan Shopee. So, unahin ko muna dito sa eyeliner na binili ko. Sobrang tagal ko na naghahanap ng eyeliner. White eyeliner, hindi siya eyeliner basta ha. White eyeliner na color white. White eyeliner na color white. Ano ba talaga, ha? Na pwede kong magamit sa Ariana Grande look. Kasi gustong-gusto ko yung Ariana Grande look ni Ariana. Ariana Grande look. Ngayon naman, Ariana Grande look ni Ariana. Ano na, te? Ano ba talaga, ha?
yung look ni Ariana dun sa may Rain On Me, yun, gustong-gustong gayahin yun. Sa sobrang, ano, sa sobrang gustong-gustong gayahin yun, hinanap ko talaga yung liquid eyeliner na color white. So, nakita ko siya sa Shopee, and yung brand niya is Poudier? Poudier? Hindi ko alam kung anong basa dito. kaya na pong bahala. Ilalagay ko na lang po lahat ng babanggitin ko sa description box below. And sobrang mura lang nito. This is around 50 pesos plus sa Shopee. So, ayan, eyeliner color. Ay, nako. Huawei, ano na. Bilis-bilis ma-full nito. Hindi, sobrang dami ko na kasing video dito. Na-full na naman po siya, no? Itutuloy ko lang kanina sinasabi ko. Yung nasimulan ko nang sabihin kanina na itong eyeliner color na white is mabibili siya sa Shopee. Hindi ako sure sa pronunciation, pero ano siya, Poudier or Poudier? Hindi ko alam. Basta, color white siya. So, ganito siya. Papakita ko na lang. Hindi tayo mahirapan. So, eto, ganito siya, oh. Kung nagka-calligraphy ka, alam na alam mo kung ano yung tawag dito sa ganitong brush. Para siyang ganon. Para siyang pang-calligraphy. So, ganito siya. Ayan. Ikaw na bahala kung ano yung consistency na gusto mong ilagay sa mata mo. Pero, sobrang ganda niya. Ayan, oh, sobrang sleek. Sobrang kayang-kaya mong kontrolin kung ano yung ilalagay mo na lining. So, ilalagay ko dito yung picture ko na ginamit ko na tong eyeliner na to. Kung friend mo ako sa Facebook, makikita mo yung mga pinagagawa-gawa ko nung mga time na di pa ako nakakagawa ng video about dito. So, ayan, ganyan siya. Sobrang ganda niya. Tapos, may mga iba-iba rin tong kulay. Di ko lang in-order kasi hindi ko nga alam kung saan ko gagamitin. So, ito lang muna yung binili ko kasi ito lang naman yung kailangan ko. So, ayun guys, ito siya. So, color white. And next naman tayo, wala nang paligoy-ligoy pa, no? So, first time kong umorder ng Squad Cosmetics. Pero ang in-order ko lang muna sa kanila yung lip tint. At tinignan ko lang kung okay ba siya sa akin or what. And so, ito yung binili ko, Squad Cosmetics na lip tint. Ganito siya. So, ano, ang shade niya is Marian. Ayan, di yun naman nakita. Ayan muna. So, yung shade niya is Marian. Itatry na natin, pero tas maglalagay din ako dito. Kasi in-order ko to dahil mauubos na yung lip tint ko. And gusto ko rin makatry ng iba. So, Squad Cosmetics Bikini Man po. So, itatry na natin muna siya sa, dito sa, ano, i-ano ko muna siya. Tag dito. Ano tawag doon? Swatch. Ayun, swatch. Kasi naman eh, di tayo nagsaswatch ng bonggang-bongga dahil di naman kaya ng budget natin. So, maganto-ganto lang tayo. So, ayan, ganyan yung shade niya. Ganyan. Parang may pagka-red. Pero ganito siya sa labi. Ito ah, alam ko na yung itsura nito sa labi dahil ginagamit ko na po siya araw-araw. Dahil nga, lip tint ang recommended ko na gamitin ninyo araw-araw dahil kapag lip tint ang ginamit nyo sa labi nyo tapos naka-mask, hindi siya basta-basta natatanggal dahil na-absorb siya ng labi natin. Kaya nga 'di ba kadalasan ang lip tint medyo nakaka-dry ng lips. So ingat-ingat lang din po sa mga dry ang lips katulad ko po na hindi masyadong friendly sa lip tint. Kaya, pero ano, wala pa rin. Ganun pa rin ginagamit ko. Lip tint pa rin naman. So, eto. Ayan, itatry na natin siya. Ayan, very very light lang siya pag sa labi. Pero pag nandito, medyo may pagka-bloody. Very very light lang din naman na bloody. So, ayan, ganyan. Ganyan siya, guys. Ganyan siya, guys. Kanya ka, girl. So, ayan. Yun lang naman yung binili kong makeup sa sa Shopee. And hindi ko nga sure kung Shopee to o Lazada. Basta ko na lang sa description box. Ilalagay ko na lang. Tapos, mura lang din to. Tag dito, magkano lang ba to? Ilalagay ko na lang dito. Hindi ko matandaan talaga. So, pati ito, hindi ko ni matandaan. Pero 50 plus lang din to. Plus yung hindi pa kasama dun yung shipping fee. And then, next naman natin, ito. Mga bandang April ko pa to binili.
Itong eyelashes na to na sobrang ganda. Ito yung lagi kong ano eh, ito yung lagi kong ginagamit kapag nag-ano ko, nag yung previous ko na video dito, ito yung ginamit ko. Itong eyelash na to. Hindi ko alam kung anong brand, pero mura lang din po to, mga nasa 80 plus pesos lang. So, ayan, may mga iba-iba rin sila doon na ano, na design or style ng eyelashes. Pero sobrang gaan nito sa mata, hindi mo halos mararamdaman. Hindi katulad ng jowa mo, di mo maramdaman. Hindi katulad ng jowa mo, di mo maramdaman. Char. So, ayan. Sobrang ganda na ito. Di ko na lang itatry ito. Tinawag pa natin try on haul. Hindi ko muna itatry ito kasi ano, na alam ko nakita niyo naman to sa mga previous na video ko saka sa mga naka-follow sa akin sa ano sa Facebook saka sa TikTok. Lagi niyo to nakikita sa akin for sure saka sa mga my day ko. Ayan kapag trip kong mag-makeup. Next naman natin is so kung mapapansin niyo may nakakabit na sa akin na ganito. Ito ay ano bang tawag dito? Visit ko alam, 'di ba? So ang tawag po dito ay basta ito yung mic na lagi niyong nakikita sa mga vlogger din na nagsisimula pa lang katulad ko na ito po is maganda po siya. Actually, pwede na nga tong ano para sa akin ha. Pwede na nga tong pang ano eh, pang mukbang kasi tinry ko to once nung kakabukas ko pa lang nito na dito parang nag-ano-ano ako ng plastic ginaganyan-ganyan ko. Ayun, kung naririnig ninyo. Sobrang ganda ng quality nito. Ito is 100 plus pesos lang din sa Shopee. Sa mga aspiring YouTubers din po na gustong makatipid sa mga ganito, mga vlogging equipment, bili po kayo doon sa Shopee. Mag-scroll lang kayo dun total. Lagi naman kayo nagpupuyat. Why not na mag-scroll kayo sa Shopee at bilhin nyo to. I-try nyo naman kahit minsan. Kasi ang ganda nito. Tapos kapag mahilig ka rin kumanta, sobrang ganda rin ng quality nito for sure. Malakas lang talaga boses ko kaya medyo sabog yung ano niya, yung quality niya. Pero sobrang ganda. Na napapansin nyo naman, diba? Kanina, nung intro ko, nakasabit yan dito. Nakaipit yan. Kaso hindi pala nakasaksak. Ginagawa mo. Diba? Tanga. Tapos, ito. Next naman natin is ito. Ano bang tawag dito? Para, plug siya. Plug port siya. Sana kinakabit or ini-insert sa phone dun sa ano plug port ng headset. Para kapag ano, kapag ayan o, dalawa yung plug niya. Matagal ko nang gusto kasi bumili nito ha. Ay, nasaan na yung mic? Matagal ko na kasing gustong bumili nito. Wait lang ah. Kasi ganito, kapag nati-TikTok ako, gustong-gusto kong mag-duet sa mga singer sa TikTok. Para i-insert ko na lang siya sa phone, tapos i-insert ko rin yung headset ko para maririnig ko yung kinakanta ng singer sa TikTok. Ay! So, ayun na nga, nabagsak. My God! Ayun, di pala nakaplay. So, ayan. Nagkagulo-gulo dito, nabagsak tong ilaw ko, nakakainis. Hindi ko na alam ano nangyayari sa aking memory card. Bakit ganon? So, ayun. Feeling ko naman na record ko yung kanina about dito, no? Sa plug na to, yung dalawa yung port. Sige, simulan na natin dun sa mga, ano, bralette and crop top na nabili ko. Actually, onti lang to, mga 4 or 5 lang ata to eh. So, ayun, inilagay ko na lang din yung link sa description box below. Tapos, i-click nyo lang yon para naman maroute na kayo kaagad dun sa may pinaka-page nila sa ating Shopee. And, ayun na nga guys. So, ang unang-una kong ipapakita ay itong suot-suot ko ngayon. So, ipapakita ko yung ano, yung video dito na lang sa gilid, para makita nyo kung ano itsura niya. Itong black na crop top to ha, black siya na crop top, na hanggang dito lang siya, hanggang halos after, basta yun, maiksi lang siya. So, crop top nga, diba? So, medyo fitted siya sa akin, and hindi ko na maalala, sa Shopee ko ata binili to, and it comes with ayun, medyo turtleneck siya ng slight. So, ayan. Next naman is itong
crop top na ito. Alam kong marami sa inyo nakakakita ng ganitong crop top sa labas ngayon dahil ito po ay mura lang sa Shopee. Siguro mga, hindi ko na matandaan yung price pero ilalagay ko na lang dito sa screen yung price. And ayan, maganda siya. So ito po yan, sinukat ko po yan para po sa inyo, para makita nyo po. Pwede po yung partneran ng, parang kung sales ano dito, kineme. So ayan, pwede nyo pong partneran yan ng shorts. Pinakamagandang i-partner dyan is high waist na pants. Next naman po, dalawa lang tong bralette na binili ko ha. Isang black and isang matcha green. Ayun, di ba sinasabi ko na nga sa inyo kanina na addict na ako sa matcha green eh. Pero ipapakita ko muna tong, sige na nga yung matcha green na nga ipapakita ko. Ito po siya, ito po, ganito po siya. Siguro nakikita nyo to lagi sa ano, sa, tag dito, sa Shopee. Ayan, sa Shopee ko po ito binili. Ayan. So, yun. Low back ba tawag doon? So ayan, ganyan siya. Tapos ipapakita ko rin dito yung video na sinukat ko po siya para sa inyo. So ayan. May actually, ito po is my foam. Kaso tinanggal ko. Kasi 'di ba medyo ano, hindi po ako sanay ng may foam yung bra. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko kapag ayoko ng foam sa bra. Next naman po is color black. Ito is alam ko sa Lazada ko 'to nabili kung hindi ako nagkakamali. Etong black na adjustable po ang kanyang ito, strap. Para naman syempre, 'di ba, makapag-adjust din. Tapos may foam din po siya dito. May foam din 'yan dito kasi tinanggal ko nga dahil ayoko po ng malaking foam sa. Hindi naman 'to sobrang laki yung foam niya ha. Sakto lang po. Kapag medyo maliit yung hinaharap natin, huwag niyo na pong tanggalin yung foam. Okay na po yung foam nito. Pero sa para sa akin kasi ayoko po ng malaki yung foam. Tapos, sa likod niya, ganito. Hindi siya low back, pero pwede mo naman siyang i-low back kapag ano yung gusto mo. Tapos, pwede mo na lang itong partneran ng ano, ng blazer na mahaba. Yung mga nakikita nyo sa Instagram, ganun. Ayan, yeah. Tapos, ipa-flash ko po dito yung video ulit. So, ayan. Isusukat ko po siya ulit. Huwag kayong mag-alala. So, ayan po. Ito, ipapakita ko pala yung kung, di ba sabi ko nga kanina, ayoko ng foam. So, ang ginagawa ko po dyan, bumili po ako ng ganito. Shout out sa mga gumagamit ng nipple tape. Dahil hindi po ako talaga komportable sa foam nitong dalawang binili kong bralette. Actually, first time kong mag-bralette. Kasi nga, ano yun, syempre, nakasanayan natin. Bra talaga yung binibili ng mga nanay natin nung nagdadalaga tayo. Nakatry na ako ng nipple tape before na silicone type. Pero kasi hindi ako komportable, feeling ko malalaglag. Ay, ang ginawa ko, bumili ako ng ganito talaga. Literal na nipple tape talaga to, te. Actually, it comes with a, soft fabric naman. Kaso, ingat lang po tayo ha, pag gumagamit tayo ng ganitong tape, sa mga sensitive yung skin, medyo iwas na lang din natin kung hindi naman tayo sanay sa ganito. Ako kasi, to be honest, na-try ko na to. Medyo onti na nga siya. Medyo makati siya sa skin. Damit tayo na medyo komplikado at gusto natin na maging komportable na hindi bumakat yung ano natin dyan. Dapat bumakat. Eto, pwede to. So, super nire-recommend ko dahil yun nga, komportable ako sa ganito. Pero nasa sa inyo pa rin at the end of the day kung ano yung gusto nyo na nipple tape. It's either ganito ba or yung silicone type na nipple tape. Marami naman po dyan na mabibili sa labas. Pero syempre, ingat lang tayo dahil nga sa mga sensitive skin ng mga BB girls dyan, medyo ingat-ingat lang. Salamat po sa mga nanood nitong konting try-on haul lang naman. Hindi naman talaga siya haul dahil hindi siya marami. Kasi hindi naman tayo mayaman. So, ayun na guys, yun lang naman yung video na to ngayon, no? So, pasensya na talaga kung di ako nakapag-video ng isa't kalahating buwan. Pero, kung gusto nyo po ng another na haul or whatever, kung ano yung gusto nyo itry ko, na whatever it is, challenge or what, or makeup transformation ulit, just don't hesitate to comment down below, guys. So, para naman malalaman ko, or DM nyo na lang ko sa Instagram. Ito yung Instagram ko, ito yung TikTok ko, and ito yung Facebook ko. And syempre, huwag nyo pong kakalimutan na isubscribe ako dito sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, magsubscribe ka na ngayon. Ano pang hinahanap mo? Ano pang hinihintay mo? Jowa mo? Wala ka naman nun!
Parehas tayo, damay-damay na to.